Juan, kahit wala pang speaker from Manila that time. Kasi yung speakers bureau, di ba, lately na lang. So, nung nag-start ka, kagaya sabi ni Appelbert, ikaw daw lahat nagsasalita. So, paano mo ba napalaki yung grupo sa Palawan? Ang malapit to, wala pang laging bumababang upline. Every 3 months lang bumaba si Kuya E. Pasagdit lang talaga. Kung isipin nyo sa time natin ngayon, kung distributor kayo ngayon, mahirap talaga mag-build lang kayo, no? Pero totoo lang, naging advantage namin yun. So, paano namin ano? Namin napalaki yung grupo sa Palawan. Lahat kami na pwersa mag-step up. Totoo, lahat kami. Alam mo, kung ayaw, alam mo, isang ginagawa namin, kami na nag-organize sa sariling event. Kung ikaw, downline ka, bago pa lang sa global, imagine mo, bago pa lang member ka, nag-organize ka ng sariling event. Tapos ikaw pa yung speaker. Na-imagine mo, ikaw na nag-organize, ikaw pa yung speaker. Yes. Ikaw pa yung taga-ano, di ba? Lahat-lahat talaga. Ito malupit. So, may mga nag-join rin ng mga tao na ano, kami nakita may potential, tinitrain to mag-speak. Mayari, oy, teacher to, pwede to lang magsalita to. So, dumating po, may kahati na rin ako sa OPP. So, nakita ko kasi doon, nagpwera sa kami mag-step up because wala kami asahan eh. Ang alay ko na sa Manila ka, nandiyan naman yung office, mag-i-invite ka ng tama ba? Nandiyan naman si Ab, nandiyan tama ba? So, nangyayari, ang na-develop na skills sa inyo, hindi yung speaking skills, hindi yung networking skills, building skills. Na, ang na-develop sa inyo, mag-invite lang. Ang sa amin, na-develop, mag-invite, mag-present, mag-follow up, mag-train ka agad. No choice kami. Tama. At malupit doon, naalala mo, di ba, that time of birth, walang bumababa lagi doon, pero ang check-in ng mga distributors that time, normal sa amin, may bagong pay-in, 30,000, 50,000, 90,000, first month. Albert, magkano ang first month mo doon? Nasa 56. Actually, gusto ko naman yung si, ano, si Kuya Brian. Yeah. Brian Elisan. Sa first month niya po, teacher ko po yan, back in high school. So, nag-use in global. First month pa lang agad niya, 90,000 agad. Wow. Guys, hindi kami lagi binababaan. Ba't yung i-checking kami ng ganyan? Ngayon yung ginawa ka rin ng ganyan kwento, di ba? Kasi sobrang ka nang umaasa sa ibang tao, kaya hindi ka tsumicheke. Gawin mo, matuto ka mag-isa. Kung nandiyan ba i-apply mo, take advantage pa. So, yun yung naging advice namin na, what if kung nag-quit si apply? Kukwit na rin ba ako? Naisip ko rin yun eh. Yes, sir. Ano, tinanong ko sa mga ibang downline ko yan, may mga iba, huwag ka mag-quit up! Ayaw, kukwit na rin ako, Diyos ko po. Ako, iba nasa utak ko. Okay na mag-quit ka up, at least ako papalit sa'yo. Yeah! Kaya nga ka muna. Tama ba? Ikaw mag-isip eh. So, ibig sabihin sa akin, nandiyan ka o hindi, yung apply ko, okay lang sa akin. Kung nandiyan ka, di, good news, I'm thankful. Kung wala ka, okay lang din kasi matututo pa rin ako mag-isip. Yes! Gets niyo? Yes. So, don't always rely sa office, sa speaker's bureau, sa ano, sa application speaker. Be thankful nandiyan sila. Pero, huwag yung gawin na kapag walang activity ang global, wala kayong activity, yun ang mali. Yes, sir. Dapat, nandiyan ang speaker's bureau, nandiyan yung ano, yung mga guests natin from Manila or other places, dapat kayo, may sarili pa rin kayong activity. And everyday po, hindi kami na babakante ng ginagawa ng OPP nun. Diba? Mas plano yung talap, no? Grabe, no? Tapos ito pa ginawa namin, tuwing may pumababang upline, every 3 months, di ba? Yes, sir. Ang upline ko, hindi ko na binibigyan ng problema. Lahat organized na. Magsasalita na lang siya. Yes. Pangalawa, ang hakot na may laging may goal. Hindi bababa ang upline natin hanggang di tayo aabot ng 500. Lagi po talaga binigyan yung 500 talaga. Kapag invite namin. Tapos, natunugon na ka ni Sir John Aspirin na grabe pala, agresibo ah. Sabi ni Sir John, gusto ko babae pala ako eh. Bali din yung mga tao dun. So kami, 6 months pa lang ako sa Indobel. Sige, organize tayo. Alam niyo po, ang nahakot namin that time, this our first big OPP talaga. First big OPP na sobrang bunga talaga. 600 kagad po kumaten. Yeah. That was 2008. Nasabi ni Sir John, grabe! Umikot na buong Pilipinas. Palaw na pinakamaraming invite na napuntahan ko. Sabi ko, kinilabo talaga ako. Ibig sabihin, grabe, agresibo talaga kami that time. Kaya, yung tumayin kami, sabay-sabay talaga.
Kaya, tip ko rin sa inyo, kung downline ka, please lang matutunan kayo mag-organize ng event. Kasi nangyari ngayon, kapag sobrang comfort zone na, minsan sobrang galing apply mo, apply mo na taga-organize, siya pa yung speaker. Kung pupunta yung apply nyo sa lugar nyo, make everything organized na. Siya, nasabi ka lang, kasi ganun ginawa namin siya. Kayo imagine what if kung binigyan pa ng problema si Kuya at that time, si Sir John, sila pa mag-organize, sila pa mag-finance sa amin para sa venue. Diba? Di na babalik yun. Ang mindset namin, kailangan mo ako na marami para bumalik sila. Good news, binalik-balikan kami. Yeah. Kaya mas bagong pumutok. Okay? Kasi pa, ako mismo yung malapit sa may-ari, ako yung mismo lumalapit sa mga top earners at uplines na para pumunta sa lugar namin. Hindi sila magsasabi, pupunta naman ako dyan. Guess nyo ba? Kasi minsan, parang baliktad eh, minsan na-upline naman ulit, uy, punta naman ako dyan, di ba? Ako baliktad, ako mismo nag-iisip, punta kayo dito at sagot ko na lahat. Basta mag-organize lang kami. Mag-speak na lang doon. Nagkaroon ka ng idea? So, ganun kami nagsimula, first year pa lang sa Global. Okay?